Hi, I'm KJ Guitar Cover at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-blocking sa gitara or finger picking sa gitara. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, click subscribe and hit the notification bell for more updates. Sisimulan natin yung lesson na. First, yung sa blocking, ito yung thumb. Ang unang daliri mo, tawag dito, index. Yung pangalawa, middle. Middle finger. Yung pangatlo is ring finger. Yung pang-apat is pinky. So, meron tayo thumb, index, tapos middle finger. Tapos yung ring finger at saka pinky. Pero yung gagamitin natin sa plucking, ito lang yung apat. Ito lang yung apat. So, sa guitar, sa guitar, itong string na to, yung tatlo, yung tatlong string na to, 6, 5, 4, start from taas, 6, 5th, 4th string. Ito ay para sa thumb gagamitin. Tapos, yung index ay para sa third string, index finger. Yung pangalawa is middle finger sa second string. Yung pangatlo, yung ring finger dun sa number 1 na string. So, baling thumb sa 6, 5th at 4th string gagamitin sa pag-block. 6, 5th, 4th string. Tapos, yung 3rd string, ito yung index 3rd string gagamitin. Second string is middle finger. Tapos ang first string ay sa ring finger. Tapos yung sunod, yung pattern sa pag plucking or pag finger picking. Sisimulan natin, start tayo, example lang to. Dito tayo sa C na chord. Sa 5th string, dito manggagaling yung ano mo, yung pag-pluck mo, yung thumb mo dito sa 5th string. Tapos yung index sa 3rd, middle sa 2nd, 1st yung sa ring. Try natin. Isang pattern. Pero meron din isang pattern na baliktad naman. From 5th string, start 1, 2, 3 string. Dapat nasa timing ka rin mag-plucking or finger picking. Try natin yung first na example na pattern. Pero kung sa inyo, kung bago ka pa lang magpa-pluck ng gitara, bagalan mo. Tapos pag consistent ka na at confident ka na,
sa metronome or sa bilis, pwede mo na siya i-apply. Tapos nga pala, yung minsan yung style nila is dito yung wrist nila dito sa may body ng gitara. Pero yung iba, yung kamay nila dito, itong part. Pero yung sa akin, mali hindi siya nakaganon. Mali sa top ng gitara nakalagay yung kamay ko. So, eto. Tapos baliktad naman yung isang pattern. Tapos yung isang pattern, meron din ano, start natin sa thumb, tapos first string, tapos balik ulit sa thumb, sa may second string, bali alternate siya. Bali yung gagamitin is yung ring finger, tapos yung middle finger mo. Sa first string, yung gagamitin is ring finger, tapos yung second string is middle finger. Bali, alternate siya. Thumb, first string, balik ulit sa thumb, second. Try natin. Siyempre, kung first time mo pala mag-block, pwede mo siyang bagalan. Tapos meron din isa na yung pattern niya is na thumb, tapos dito yung index mo sa third string. Bale, example niya. Bale, dalawa siya. Bale. Bale, thumb, tapos third string yung index mo. Tapos, dalawa siya, 2 times. 1, 2, 1, 2. Balik ulit sa thumb. Tapos, yung first string. Balik ulit sa thumb. Tapos, second string. Thumb, third string. Dalawang beses. Tapos, balik ulit sa thumb. First string. Balik ulit sa thumb. Second string. Try natin. Natin mag-shift. Gagamitin natin yung mga patterns na pinaktis natin. Try natin yung una. Bali, magko-chords ako sa C, tapos F, at saka G. Thank you.
step kanina. Yung second, try natin yung baliktad. Pala, remember na huwag mo masyadong pwersahan yung kamay mo sa pag-block. Dapat relax lang yung kamay mo sa pag-block. Yung second na pattern, nalimutan kong sabihin na thumb, tapos ring finger, index, at saka middle finger, at saka index. Try natin. Ganun pa rin yung chord C, F, G. Next na pattern, try natin yung isa. Yung pangatlo, thumb, third index, the third string, dalawang beses. Tapos balik sa thumb, tapos first string, balik sa thumb, thumb, tapos second string. Try natin. Medyo mahirap yung last, pero okay lang, bali ano lang, bali magalan lang muna para hindi masyadong magkamali. Okay lang magkamali, normal naman yun kasi part yun sa pag-learn ng gitara. Yun yung isang pag-pluck pala. So, although marami yung pattern ng plucking, pero yun, pwede mo siyang magamit. Minsan may mga may mga style din ng pag-pluck na bali sabay-sabay sila. Yung thumb, tapos 1, 2, 3 na string, or minsan dalawang string. Remember pala na pag every morning, pwede mo yung gamitin warm up, tapos palagi mong i-practice yung pattern sa plucking or finger picking. Makakatulong sa'yo yan na maging confident ka sa pag-plucking mo at saka may iwasan mo din yung mga mali-mali. Siyempre, marami pang mga ideas sa picking. So, sana makatulong tong video na to sa inyo. Minsan meron ding pattern na sabay yung thumb, second, third na string, tapos minsan na second, third lang na string. Parang ganito. Thumb, at saka second, at third na string, parang ganun yung plucking niya. Thank you.
Bali yun, yung isa is sabay-sabay. Yung isang pattern is nauna yung tam, tapos sustain lang yung tam. Ayan lang, tapos yung dalawang string, yung second string at third string, sabay sila. Siyempre, dapat nasa timing ka rin. So, sana nakatulong to sino yung video na to. Thank you for watching.